na bagay na narinig natin ay hindi lamang para sa asawang babae at asawang lalaki. Ito rin ay paghahanda para sa mga pag-aasawa. Pero yung mga hindi mag-aasawa, kalimutan nyo na ito. So, sabi ganun sa Genesis 2:18, sabi ganoon, sa kabila ng kinirigin ni God, napakaraming pwede makasama ni Adam sa Eden, at andun pa rin yung kalungkutan niya. Kaya naman, ang Panginoon ay gumawa ng isang babae na kanyang mga katuwan. Pakisabi nga natin, mga katuwan, hindi makakalaban. Hindi yung kontra na kontra. Wala ka bang sinasabi na nakakontra na. Hindi mo ba nagsasabi ang will ni Lord, ang revelation ni Lord, may kontra na. Ang dami nakakarilig. Yes. Hindi ka ba nakapag-open na nga, pag meron ang revelation sa iyo si Lord, excited ka na ang gusto mong unang pagsabihin niya, ang wife mo eh. Kaya alam mo, magkampin siya, hindi mo ba nanasabi, may kontra na. Sige, makapahan natin si Lord. Kaya, ang payo sa mga lalaki, be strong. And be courageous. So, tuloy pa rin ha, ang pagsasabi ng mga revelation. Tuloy pa rin ang mga papahayagan ng Panginoon ay sabihin at ipangalan. Patuloy pa rin gawin ang kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon ay katuwa, ibig sabihin kansa. Alam mo kapag makikita mo na asawa mo kulang sa pinag-aralan, at maaaring mas magaling ka, mas matalino ka sa kanya, mas marami kang alam sa kanya, may tendency na hindi ka nang magsabit sa kanya. May tendency na hindi ka na makipag-isa sa kanya. Kaya ang ibig sabihin ng katuwang ay kaisa na kampi. Sabi nga eh, di ba alin na ang mundo ay kalaban mo, pero dapat ang asawa mo, kakampi mo. Amen! Ano ang nasagot ka? Dito lang ba sa mga sagot, dito nag-iibig ka. Sabi nga makikita na you and me against the world. Okay lang kayo. Kahit nakalaman ko mundo na sa ito, kakampi mo. Siguro. Yeah. And secondly, ang role na wife sa husband ay to take care of her husband and her kids. Gusto ko sabihin sa inyo, kahit gaano kayo napakayaman at napakarami ng katulong o kasama inyo sa bahay, kayong mga babae ang dapat magsikaso sa asawa ninyo. Tandaan niyo po yan. Kahit napakarami niyong kasamahan, kahit napakarami niyong katuwang, karami ko yung alalan, higit sa lahat ang dapat na nagkasikaso sa asawang lalaki ay ang asawang babae. Yan. Kahit na hindi kayo magaling, hindi kayo matalino, sikapin niyo na kasikasuhin niyo ang inyong asawang lalaki. Alam niyo, mag-aagri sa akin ang mga asawang lalaki rito. Ang pinakamasarap sa buhay mo na mag-aasikaso sa iyo ay ang asawa mo. Tama mo ba? Amen. Nakapagal natin si Lord. Yeah. Ay, ikaw yung magkasikaso ng mga nasuotan niya. Ikaw bang tumingin kung dalawa ang piston sa tangkalin niya? Ipaalis mo. Tingnan mo kung ayos yung kasuotan niya. Tingnan mo kung ayos yung kinakain niya. Pati yung mga anak mo, tingnan mo kung anong sustansya ang kinakain nila. Sabi nga ng kasama natin, pastor, huwag puro tawa, nakakamatay mo. Hindi lang yung mga talaga, huwag na talaga yung tawa. Huwag talaga yung tawa. Patatamis, maaala, huwag na yun. At saka minsan, yung sobrang labing, nakakasira ng boses yun. Lalo na kung nag-reverse ka, huwag masyadong sobrang labing. Kaya ang second role or responsibility ng wife sa husband is to take care of her husband and her kids. Tandaan natin yan. No? Mayroon isang international singer na kahit na gaano siya ka-busy and well-known in the world, alam mo ako talagang nag-aasikaso sa asawa na lang niya siya talaga. Hindi na ito pinapabayaan sa iba, siya talaga ang nag-aasikaso.
Kaya ang mga babae, kahit kaano kayo kabisi, don't just say that you are a woman of God. You are still a wife. You are still a mother. And you have to do your job. You have to take your role or your responsibility. Nagaling mo ba kay Lord? Amen. And number three, and lastly, take care of yourself for your husband and for your kids. Kasi sabi nga ni Pastor, kasi kung magkaming siya, dahil yung Kristiyano naman yung asawa ko, hindi naman makakaliwa yan eh. Tsaka Kristiyano na kami. Kaya, isa, pinababayaan na yung sarili, sabi nga, pakipaksiw na. Sabi nga, so, huwag pababayaan ang sarili. Lalo na tayo ay nasa Panginoon, dapat hindi natin pinapabayaan ang ating mga sarili. Tandaan natin yan. Ah, gusto kong sabihin sa mga Living Life Jesus people na huwag mo ipapakita ang mga masiselan mong katawan kung kani-kanino. Ipakita mo lang yan sa asawa mo. Kahit gaano makaseksi, huwag ang magsuot ng parang lumpia na ipinapakita mo ang kaseksihan mo sa mundo. Show your being sexy, just show it only to your husband. Amen. Amen. No matter how beautiful your legs are, no matter how beautiful your back is, kahit gaano makaganda, sexy ka, beauty, don't show it to the world. Especially you are a living like Jesus' wife. Amen. Amen. Ipapakita ko lang ang kasaysayan mo, kagandahan mo sa asawa mong lalaki. Masisihan siya na ang kagandahan mo, kaseksihan mo, ay hindi mo ipinapakita sa mundo. Ipakita ko lang yan sa asawa mong lalaki. Amin po ba? Matutuwa ko kayo, asawa mong mga lalaki, na ang mga asawa ko pinagpipistay ng mundo. Pinagpipistay ng mundo. Wow, legs. Wow, sexy. Ang ganda ng likod. Wow. Mas matutuwa ka ba ng gano'ng natural? Of course not, right? So, iayos natin ang ating pananamit. Ipakita natin ang ating kagandahan, hindi kung kanino pa man, kung hindi sa ating mga asawa. In fact, yung sinasabi ng Biblia, tama si Pastor Bambi, ang pigit natin ipakita sa mundo ang kagandahan ng pag-ugali. Amen! Amen! At, tama na, bago mababa eh. Salamat po.